What's up mga kapinta? Kamusta kayo lahat mga kapinta? Ngayon, nandito na naman tayo ulit mga kapinta. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kapinta, ano, ito. Itong Ribbon Board mga kapinta, yan. Nasa maliit tayong kwarto. Papakita ko na sa inyo step by step kung paano siya mamasilya hanggang sa mapinturahan. Step by step mga kapinta, para sa mga mag-DIY ng kwarto nila, pwede niyong gawin to para hindi na kayo umuha ng magtatrabaho. Kayo na lang. Okay, sa mga baguhan ng mga pintor, sa mga nagtatanong sa mga grupo sa Facebook, ito. Papakita ko sa inyo paano i-apply yung boral sa kisame sa ano natin sa Gibson board. Yeah, magaling yan. Ayun, mga kapinta, sisimulan natin ngayon. Ang una natin gagawin, ilulubog natin yung mga black screw. Kasi yung iba kasi nakalitaw. Nakaangat. Kaya ilulubog natin. Gagamitan natin siya ng ano, electric drill o kaya Philippine screw, mga kapinta. Ayun, tara. Simulan na natin. Ito na black screw. Ayan, nailubog na natin lahat. Eh pinagpapawisan ako mga kapinta. Mainit kasi dito. Ang next natin ang gagawin mga kapinta, ito yung mga awang. Lahat ng awang na yan. Ayan, malalaki yan eh. Malaki yung awang nyo. Ibuboral natin yan mga kapinta. Paikot yan. Paikot. Ibuboral natin mga kapinta. Pupunduan muna natin ang boral. Saka natin nalagay ng Gibson tape o kaya gasa. Ayan mga kapinta. Tara, mag-itimpla tayo ng boral. Papahid natin. Sigit-sigit niya guys. Ayan, paikot yan. Nalagyan na natin ng boral. Pati itong dugtungan guys, nalagyan natin ng boral. Pati itong black screw, ayan. Medyo kinapalang una siya para isang patong na lang. Hindi na natin mamanuan. Lilihain na lang ito. Ayan mga kapinta. Yung lahat ng black screw, nilagyan ko na rin ng boral. Ang next na gagawin natin mga kapinta, nalagyan natin ng gasa ngayon. Gibson tape, ito. Nalagyan natin ng gasa. Tara, simulan na natin.
Kumpleto na mga kapinta. Nalagyan na natin ng gasa yung ano, mga kilikili, yung gilid. Ayan. Paikot yan. Mga kapinta, nalagyan ko na ng gasa. Pati itong lugtungan. Ayan. May gasa na yan mga kapinta. Ang next na gagawin natin guys, ano, papayra na natin ang boral. Hapulin na natin siya mga kapinta. Pero yung tama lang, hindi natin kakapalan. Yung pantay lang siya sa board. Kasi yung boral kasi bubukol yan pag pinasobra natin, pag nilihan natin. Pag pinintraan nyo, ano, maalsa, bubukol. Kaya ipapantay lang natin sa ano, sa board. Hindi natin pagbubukulin. Kasi pagtapos natin ng masila ng boral, a-applyan pa natin siya ng skim coat. Di ba yung pampantay na mga kapinta, panghabol na natin yun. Ayun, tara. Habulan na natin ang boral ulit mga kapinta. Sa pagmasilya naman mga kapinta sa duktungan, itong duktungan ng Gibson board mga kapinta, meron siyang ano, parang guide, meron siyang guhit. Mapapansin niyo yan. Yung duktungan ng Gibson board, meron siyang guide, parang may kanal mga kapinta. Ibig sabihin yan, okay, huwag niyo ilalagpas yung boral niyo mga kapinta. Lagi yung ano lang, pantay lang yung boral dito sa guide niya. Kasi pag nalagpas na yung boral, may posibilidad na bubukol na siya mga kapinta. Kaya pag sumabla yung lumagpas yung boral nyo, hagurin nyo mga kapinta. Ayan, ganyan o. Malalaman nyo pag pantay na siya. Ayan o. Hagurin nyo lang. Ayan. Ngayon ang ginawa ko mga kapinta. Saka huwag nyong dadamihan ng punto mga kapinta. Ano lang, alalay lang. Yung medyo pantay lang siya, kaya medyo lubog. Kasi mamaya mag-skim coat pa tayo eh. Ang panghabol natin dyan, skim coat. Kaya ganyan lang mga kapinta. Pondo ng ano, ng boral guys, ayan o. Pinunduan na natin yung lahat yan. Bungtungan, yung mga kilikili, may pondo na ng boral. Ang next na gagawin natin guys, ganito. Babatakan natin ng ano, skim coat ngayon. Ayan o. Pupunduan na natin siya ng skim coat. Kahit isang mano lang guys, basta makapal. Tapos liliyahin na natin pagkatuyo. Tara, babatakan natin ngayon. Yeah.
Guys, tapos na natin, ano, matili ang skim coat. At tuyo na rin siya, guys, tuyo na. Isang mano lang ginawa ko, guys, para... Kasi minamadali itong ano na to eh. Minamadali yung kwarto na to. Ngayon, liliyahin na natin siya. Liliyahin natin ang... Yung gagamitan natin ang ano, guys, 100 na 3M. Kasi medyo kumunat siya yung mga kapinta. Ayan, kaya 100 3M gagamitan natin. Sa mga ano, mano-mano lang sa mga gilid, saka sa mga black screw. Tapos yung buktungan naman, guys, babarahin natin ito. Para pantay siya. Hindi siya bukol, mga kapinta. Tara, magliya na tayo. Natapos na natin liyahin. Ayan o. Ayan mga kapinta. Itong i-screwan, ayan o. Boral yan. Kailangan pantay lang siya mga kapinta. Ayan o. Kasi umaalis yan. Kailangan pantay ng paggalihan nyo dyan. Puputpurin nyo. Lalabas nyo lang yung bilog. Yung pinaka-turnilyo. Saka yung dugtungan natin. Ayan. Sinundan ko lang yung guide niya. Yung pinaka-guhit. Guys, ayan o. Diba? Parang may linya siya. Kasi parang hindi bumukol. Para pag binundaraan natin, pantay yan. Siyempre, ang gagawin muna natin, kasi katapos lang natin niliha eh. Papagpagan natin ang walis. Guys, ito. Para maiwasan yung mga pagkakarap, yung mga chicharon, mga nagbabakbak. Doon isisimula yung pag binawalis natin. Kaya natatanggalin natin yung walikabok. Ayun, pagtapos natin pagpagan, guys, mga kapinta, ito. Meron ako ditong flat. Medyo malab daw siya. Yan. Kaya dinab naman mo ito para ano, maiwasan natin yung result eh. Kasi skim coat, ano yan, pag tinira mo ng puro yan, nagkakaroon ng diferensya. Naguguhit-guhit o kaya result eh. Kaya dinab naman ko ito. Ngayon, ang unahin muna natin yung napahira natin ng skim coat. Yung dugtungan, saka yung mga kilikili. Tara, magpahit tayo. Guys, pagugulungan na natin siya ng puro. Ayan o, flat latex na puro. Wala siyang tubig, mga kapinta. Tara, papagulungan na natin. Papagulungan natin, guys, ng ano, dalawang mano, dalawang coating. Siyempre, patutuyuin muna natin bago natin patungan. Ayun, tapos finish na yun. Okay na. Tara, pagulungan natin ulit.
na, mga kapinta, dinurog ko na. Pawis na pawis. Finish na yung ating kisame, mga kapinta, yung ating Gibson board. Ayan. Meron na siyang dalawang cutting, dalawang pagulong, dalawang roller. Ayun, mga kapinta, sana may natutunan kayo sa video ko na to, mga kapinta. Sa mga baguhan na pintor, sana makatulong sa inyo to. Pati rin sa mga bahay na mga mag-DIY. Ayun, sana makakuha kayo ng idea sa pag-ipintura ng ano. Sana makatulong din sa inyo. Yun. Maraming salamat, mga kapinta. Siyempre, kung bago ka pa lang dito na pag-bag sa aking channel, eh, huwag na muna ipagdamot na pindutin ang like, pati subscribe. At isama mo na rin, ano, kapinta yung notification bell, kalimbangin mo, para makikita mo lahat ng mga gagawin mo, yung mga i-upload ko, mapapanood mo. Ayun, maraming salamat, mga kapinta. God bless you.